Hello po sa inyo dyan. Kumusta na po kayo, no? Ano po ang latest, mga kaibigan? Ano po tayo? Hello po. So, nag-stopover lang ako. Syempre, para bumili ng ating paboritong Cobra Juice Drink. Kapag meron ganito, wala kang talo at hindi ka makakangkong. Mmm! Woo! Ayan, mga kaibigan. So, kung mababasa nyo po, ilan na po sa inyo ang nakabasa ng bagong artikulo, shinare ko. Ma'am MJ, ma'am, replyan kita maya. Biyahe lang ako, ma'am MJ, ha? Makmonge, Obi-Wan, hello po. So, wag na lang tayo mag-music, no? Kasi, nag-ano tayo? Nag-live tayo para marinig nyo ako maigi. Email. Aba, MBIs lang. Yan. Hello po. Yan. Ano muna tayo? Grab tayo. Tapos, chika-chika. Okay. Sabi po doon ni Sir Homer Sison. Dahil nga doon sa mga paninirang lumabas nung nakakaang last week pala, no? Eh, sabi talagang yung iba nagtanong, ala, may problema ba? Pero syempre, sabi po nung isang lehitimong mainstream journalist, si Sir Homer Sison, eh talagang mas nanaig pa ang lagay ni Sir Sean Gibbons as MP Promotions Head. Mas lalo pang tumibay go lang. Mas lalo pang napatunayan bakit the way Sir Senator Manny clarified yung mga ipinalabas nitong mga kangkong vloggers, Kangkong Nation, mga kaibigan, na syempre palakpakan natin, nag-rejoice sila one day. Nag-rejoice din sila ng isang araw, and then after one day, ayun na, nag-iyak na naman. Balita ko, iyak na ng iyak ngayon sa social media. Sasabihin nyo pang sinungaling si Sir Manny? Hindi sinungaling si Senator Manny. Na-misinterpret. Minisquote nyo lang siya. Okay? Again, hindi, wala kay Sir Manny ang problema. Ang problema na sa inyo, Kangkong Nation, unang-una, you cannot parang publish that private conversation without any knowledge of the person being involved. Diba? Private conversation yun eh. Diba? Oo. Alam niya ng mga ilan-ilan sa mga media na kausap namin, sa mga, hindi lang mga media, mga vloggers, eh yan eh basic na dapat. Pero dahil yung mga nandun, eh mga kala mo, mga kitikiting nakawala sa sapa from ano, no? From isang stagnant water na mga nabuhay na mga kitikiti o butete. Diba? Pinakawalan sa malawak na sapa. Kala mo, mga ignorante, tama? Parang first time lang nakakita ng mga sikat. Parang first time lang nakita nila si Senator Manny. Eh, syempre, hindi natin masisisi. Mga, syempre, squatting yung mga ugali, di ba? Kala mo, mga first-timer. O, ngayon, hindi nila alam yung kanilang pinagagawa na misquote. Yung isa pa doon, huling-huli, mga idol, kasi sinabit pala talaga si Sir Manny na sinabi nila, di ba, min, ano? May translate na sabi ni Ma'am MJ to sa akin, eh, sa aming, sa chat. Ikaw Damunyor, shoutout sa'yo Damunyor. At yung asawa mong lagi akong hinahanap. Ang tigas din ang mukha mo para sabihan si Sir Manny na pagsabihan mo yung kaibigan mong puti dahil parang sobra na. Ganun ba yung translation, mga idol? Or hindi na makontrol? Kasi muntik na kami magsupukot. Sabihan mo, talagang ano na eh. Parang hindi na maawat, parang ganun. Hindi ko kasi naiintindihan yung Bisaya ano eh. Ngayon, mga idol, si Senator Manny, oh, ganito kasi yan eh, pinaliwanag na to ni Kuya Kamao TV. Halimbawa, kaibigan mo ko, kaibigan ko din siya. Ikaw, may hinanakit ka sa kanya, pero ako, still, I'm in good terms with him. Ngayon, para lang magkakaon ka ng ano, magaan na kalaoban, in short, pampalubag loob. Somehow, just for the sake of, you know, for that conversation to be done or to be finished or to end that conversation, kasi halata naman sa gestures ni Sir Manny, ayaw niya naman kayong kausap eh, tama?
Tama mga idol, ni ayaw niyang tingnan yung pagmumukha niyo. Nung umiiyak kayo, di ba? Nagsusumbong kayo, di ba? Para sabihin mo, sabihan mo yung kaibigan mong puti. Kasi hindi na makontrol, muntik pa nga kami magsuntukan. As if, sino naniniwala dun kay Damunyor, di ba? Hindi ka nga nakapalag eh. Di ba? Ginanunan kayo, harap-harapan, wala kang nagawa, men. Huwag kang feeling gangsta, men. Huwag kang wag. Di ba? Huwag kang feeling gangsta, men. Huwag kang wag. Di ba? Ba? Boxer ka. Boxer, this is Sir Sean. Heavyweight, a light heavyweight. Boxer ka. Boxer, this is Sir Sean. Heavyweight, a light heavyweight division. Di sana sinubukan mo, tama? Alangan ka din. Malaki. Kay Sir Memo nga eh. Huwag kang magpapanggap, Brad. Huwag kang magpapanggap. Alam ko yung text conversation nyo ni Sir Memo. Pinapabasa sa akin ni Sir Memo. Magkasama kami nung tinetext ka niya nun. Takot ka nga kay Sir Memo eh. Oh, itanggi mo. Takot ka nga kay Sir Memo. Di ba binibira nyo si Sir Memo nun? Di ba? O nagalit siya sa'yo. Takot ka nga eh. Real talk yun mga idol ha. Real talk yun. Biguin mo, nagpipiling victim ka sa harapan ni Senator Manny. Diba? Kala mo naman, hindi alam ni Senator Manny at ng circle ng tipakyaw ang ginagawa mo. At ang issue niyo. At syempre, mas kampi kami sa tatay mo. Diba? Hindi mo man lang sinabi or inexplain. Let me give you the benefit of the doubt. Sige, ika, o muntik na kayo magkasuntukan. O sige, kunyari, naniniwala ako. Kunyari, naniniwala ako kahit hindi ka nakapalag. Pero, dapat sinabi mo din, bakit nauwi sa ganun ang reaksyon ni Sir Sean Gibbons ng MP Promotions President nung magkita kayo? A, kasi tinatrash talk namin siya eh. Diba? Diba, almost one year or mahigit isang taon nyo kayong magla-like, titirahin ng MP si Sir Sean. Ako, may narinig ba ang kay Sir Sean kagaya nyo na nagra-rant against you? People, meron bang niisang pagkakataon nagsayang ng oras si Sir Sean, nag-aksaya ng oras para sa mga walang kwentang bagay? Diba? Meron bang kahit isang instance mga idol na nagsayang si Sir Sean, hindi na lang isang oras, kahit 30 minutes na nag-rant siya sa mga walang kwentang bagay? Hindi, wala. Tama guys? Bakit? Mas tinutuon niya ang kanyang napakahalagang oras sa mga produktibong bagay sa pagtulong sa ating mga kababayang boksingero. Yun ang lagi sinasabi ni Sir Sean. Eh kayo, halos isang taon, maglalaan kayo, minimum 1 hour. Madalas 2 hours, 3 hours, magrarant kayo, ibabash nyo si Sir Sean, sisiraan nyo. Pupunta kayo sa iba't ibang live ng mga Amerikano, mga kaibigan ko din na iba. Pupunta kayo doon, irarant nyo, sisiraan nyo kung ano-ano sasabihin nyo. Ngayon, nagkita ka, di ba yung logic, dinidibang kita, Damunyor, ha? Makinig ka sa akin. Tingnan mo yung logic mo. Ngayon, nag-iiyak ka, ha? Senator, tulungan mo ako. Nag-iiyak ka. Pero, bago mangyari yung Mandalay Bay na ginangsta kayo ni Sir Sean, ano ang ginawa niyong mag-asawa? Ano ang ginawa niyo? Di ba? Kada live, pupunta kayo sa live ni ganyan, pupunta kayo sa live ni ganyan. Wala kayong pinipili. Kahit mga channel na hindi pa monetize, pupuntahan nyo. Tapos para lang ilathala ang paninira kay Sir Sean, gumaganti ba siya? Wala. Wala siyang pakialam sa mga small time. Wala. Di ba? Ano lang ginagawa niya? Kung gaganti man siya, or kung mantitrip man siya, magtutweet siya. Magpo-post siya ng picture without caption. Magko-comment siya ng emoticon. Emoticon ng poop, o kaya emoticon ng mata na nakaganon. Di ba ganun lang? Pang-asar. Bakit? Hindi nyo siya kalibel. Masyadong mataas si Sir Sean Gibbons, masyado siyang malaki for you guys. Di ba? Ngayon, nung magkita kayo, ito na, Mandalay Bay, nag-cross ang mga landas nyo. Nag-cross ang mga landas nyo, kung sino man ang nag-initiate, para magano, I don't care. Nung nagkita kayong harapan, ano ang ine-expect nyo? Casual, batian?
ano, mga tawag dito, mga parang professional na plastikan. Hoy, kumusta? Hi, how are you? You look great. Hindi. Tinatrash talk nyo siya nung nagkita kayo harap-harapan sa pagmumukha mo, Damunyor, ginangsta ka ni Sir Sean Gibbons. Tama, mali. Sa pagmumukha mo, Damunyor, sa pagmumukha mo, in your face, at iulitin ko, in your mother effing face, sa pagmumukha mo, tapos, ginanyo na niyan, harapan yung asawa mo sa harapan mo, may nagawa ka, wala. Tapos, after that event, after that incident, tumakbo ka sa Twitter. Nag-tweet ka, do this again to my wife in front of me. Let's see what happens. What? Sinong niloko mo, Damunyor? Kayo ang nagsimula, binigay sa inyo ni Sir Sean, andun na yung pagkakataon, hindi ka nakapalag. Ano yung lingwahe nyo? Really? Tama, yun diba? Really? 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 Ah, really? Really? Diba? Ganun nga eh. Okay, tapos nung nakita nyo si Boss Manny, uy, sabihan mo naman yung kaibigan mong puti kasi muntik na kaming magsuntukan. Press one nga kung sino naniniwala kay Damunyor. Diba? Men, pambira. Oh. Pambira, diba? Nakakaano lang eh. Kayo mga professional pa victim kayo eh. Kaya nga maribit na, hindi na marites eh. Gustong gusto nyong gumagawa ng issue. Gustong gusto nyong gumagawa ng gulo. Pero, kapag niribatan kayo, pinatulang kayo, iiyak kayo. Tama? Punta tayo kay Coach Nonito Senior. Si Coach Nonito Senior, in-interview ng isang vlogger, si Pao Salud. Paano yan? Baka nasa bantamweight pa si Damunyor, baka maglaban. Eh, ano, wala, diba, professional naman kami pareha, sabi ni Tatay Jun. Wala tayong magagawa, trabaho lang. Ngayon, aatakihin nyo yung matanda, si Coach Senior, dahil kahit may posibilidad na maglaban kayo, iko-coach niya pa rin si Gabalyo, natural. He invested his time and effort para kay Gabalyo. Ikaw, sinipa mo siya eh. Sinipa mo sa team mo. Oh, wala pa doon yung 1K issue, 1K lang binigay nyo. Diba ngayon, nung magsalita si Tatay Jun, sige, walang problema eh. Trabaho lang naman to. Aatakihin nyo siya. Rant kayo, rant. In-interview siya, inakyat nyo. Mga wala kayong modo, inakyat nyo. Ganito, ganyan. Pinagsalitaan nyo ng sumbat-sumbat sa ulian ng kandila. Blah, blah, blah. Nag-post ka pa. Maribik versus si Senior, si Tatay Senior. Diba, anong klase yun? Pagkatapos, nagsalita si Tatay Senior. Kanino bang live yun? Kay Sir RTC. Pinagsalitaan ka ng mga real talk, ni real talk ka. Actually, ganito yan eh. Hindi pa sila. May nagsabi na sa amin na ganito yan. Ayon kay Coach Senior, meron daw hindi pa, kung may kaibigan yata kayo, sinabihan siya na di umano, ikaw daw ay gold digger. Iyak-iyak ka ngayon. Pero sino nagsimula? Sino nagsimula? Diba? Hindi ba't karapatan ni Sir Nonito Senior na mamuhay nang naayon sa kanyang pagpapagal, pagtsatsaga? Anong gagawin niya? Anong gusto mong gawin ni Tatay Senior? Diba? Magmaktol? Sinipa ako sa team ng anak ko. Dito na lang ako sa kwarto ko. Maghihinanakit. Sinipa na ako sa team mismo ng anak. Ano yung sabi sa akin ni Coach Senior? Matagal akong nanahimik. Antagal kong nanahimik. Bakit? Dahil mahal ko ang anak ko. Sino ba namang, kahit ako, hindi ko siya kamag-anak. I feel for Tatay Senior. Dahil ikaw daw ang problema, yung babae daw. Pero nanahimik lang siya. Ilang taon daw siyang nanahimik. In fact, pinagbintangan nyo pa daw siya na nag-knockout. Diba? Pambira, sabi ni Tatay Senior, matagal akong nanahimik. Pero, ginawa ko yun or nagawa kong manahimik. Pagbigyan, palpasin ng lahat, palipasin nila dahil mahal kong anak ko. Tama? Pambira. Tapos nung magsasalita siya ng right niya yun eh. May mali ba sa sinabi ni Coach Senior? Wala akong magagawa eh.
meron din akong pamilyang binubuhay. 'Di ba? May ano, kailangan ko magtrabaho para sa sarili ko. 'Di ba? Eh nag-offer yung Sandman, sila Boss JC Manakil. I-train ko si Gabalio. Nag-effort na ako para i-training siya. Bakit ko siya hindi i-training kung sakaling sila maglaban nung junior? Which is kung ayaw nyo pala na si Tatay Senior ay mag-train ng iba against you, 'di ba? Or mga potential opponents mo, dapat inalagaan mo tatay mo. Asan yung blood is thicker than water? Alam nyo guys, naramdam ko si Tatay Senior na, although wala akong pakialam dyan sa mga ano na yan, mga mayayabang na Marites na yan. Pero sabi niya, kung ako tatanungin, ayoko nang lumaban yung anak ko. Matanda na yan eh, delikado. 'Di ba? Ayoko na. Ayoko mapahamak anak ko, mahal ko 'yan, sabi ni Tatay Senior sa live ni Sir RTC. Imagine the love of your father for you na kahit masama loob niya sa iyo. Ayoko na lumaban anak ko kasi matanda na siya. Niriltok na naman niya kayo. Eh kayo, kahit may edad na si yung anak ko, pinapalaban niyo ng pinapalaban. Wala kayong pakialam. O kayo nang people na mga nakanood, kayo na bahalang tumimbang. Ano sabi pa Tatay Senior? Bakit gusto pa nilang palalabanin yung anak ko? Kahit matanda na, bakit? Akala ko ba yung boxing sa inyo, pastime lang, wala lang sa inyo, bakit? Ba't pa rin kayo habol ng habol ngayon, bakit? Nagiltok kayo ni Tatay, dapat nagiltok ni Tatay, yun ang nag-iyak sa inyo eh. Ayun pa, ayun kay Tatay Senior. Baka daw pagka nag-retiro na yung anak niya, wag naman sana nagawan mo na yan. Kahit kayo, diba, mga, diba, yung, baka pag nag-ano na yung anak ko, nag-retiro, i-divorce na yan, diba? Tingnan mo, nirilto kayo ni Tatay Senior. Kahit kami, hindi naman namin siya kamag-anak, but nararamdaman na, at hindi ito dahil magkasalunga tayo, hindi. Ano to? Basic to. Teka lang, magkabayad muna ako ng to. Thank you. 'Di ba? Ang hirap kasi sa mga tao na ito, napakaano nila, napakasanay nilang magpaikot na kahit sila ang mali, papalabasin nila, halimbawa. Caught off guard, caught red-handed na sila. Dadaanin na sa iyak. Kagaya nun, kainunahan niyo si Tatay Senior, nirebatan kayo ng real talk, nag-iiyak ka na, maribik. Ano, para kuha simpatsa? 'Di ba? Sino maniniwala sa iyo? Pilipino. Mga Pilipino, meron tayong tinatawag na close family ties. 'Di ba? And nararamdaman namin bawat salitang lumalabas kay Senior. 'Di ba? Pambihira na 'yan, oh. Ano to? Basa muna tayo, traffic eh. Baka bariya-bariya lang naman pusta niyo. Bilhin niyo na lang 'yan ng pagkain niyo. Sabi ni Midport. Magkano ba pusta mo? Tingnan natin, magkano pusta mo? Ako na hawak, sino ba kapustahan? Sige. Basta sa totoo lang, putya, wala pang nagkatotoong pustahan ng Kangkong versus TTFY, meron kami. Kangkong wala. Mayayaman members namin. 'Di ba? Legit account. Sige, comment kayo. Ako, dyan. Babakas din ako. Ako, pangalan ko nakataya. Sige. Ano, sino sa TTFY ang kakasa? Magkano ba? Sa akin, ipaano? Ako ahawak. Anong pustahan yan? Saan? I-deposito sa... Ganyan kami sa TTFY dito. Nakaano kami agad. Nakakasa kami agad. Sige, SB. Ikaw ahawak. Kay Kangkong ako. Kay Kangkong... Anong pustahan? Anong klaseng pustahan? Nino Apolinario. Eh po yung mga Maribik maring pabiktima. Ay, sorry Maribik, hindi ikaw yun. Nagkataon lang. Pusta ako ng isang taling Kangkong, JJJ Channel. Ano ba yung pustahan? Sige nga, ngayon nakakabasa na ako ng ano, Mike Elo.
this coming May daw, SB, kangkong ako, pusta kami daw, siya kalab. But, wala namang ano yung men. Hindi naman ano yung kalaban eh. Hindi naman, that's not even a competition. Men, nakita niyo ba yung kalaban? That's not even a competition, mga idol. Hindi kagaya ng laban ni Magsayo versus Vargas, Magsayo versus Brandon Figueroa, yung mga sikat din na kalaban, hindi yung mga pangpraktisan. O, Jason Mone versus Vincent Astrolabio, malaking laban, mga ganun. Mga laban na yung kalaban magagaling din. Kukuha ka ng taxi driver, anong expect mo dyan? Luluhod lang yan, syempre. Tune-up fight lang yan eh, di ba? Ano ba yan? Akala ko ba matindi, bakit hindi hindi makakuha ng kalaban na ano na may pangalan. 'Di ba? Tangkong na kasi. Kahit paanong pilit nyo men, gani ito ang realidad. He can still fight but ano na siya, kung may tuturing na siyang journeyman with his age now and his position. Lang ah. O ano 'to, nasiraan sila, madam. Mahatak kayo dyan. Well, anyway, mga idol, again, ano ba yung sinasabi? Diba? Kasi, biguin mo, if you have a revoked US visa, you can renew after 10 years. How old is he after 10 years? 44? 45? Ano yun? Lolo ka na nun, bro. Diba? Wala na. Kahit paano anuin mo, lahat ng mga taga-Asia lumalaban sa Asia, if they want to succeed, they will go to the US. They will go to America. Because, nandun yung mga malalaking laban, yung mga malalaking network, diba? Biggest payday, mga kapwa, mga superstar ng boxing, mga tao na nagbabayad ng malaki for its sales, nandun lahat. Dito sa Pilipinas nga eh, main problem ng boxing ito, specifically money, complimentary ticket na wala pa rin. Sir J. Hollywood, hello po. Cabrera, J. Hollywood Cabrera. Dito mga kaibigan, napakahirap po ng ticket sales. Kahit po noong panahon, yung lumaban Sir Man dito, kahit yan, si Damunyog lumaban dito, hindi din po noong mga idol. Yung ano, saan po sila nun? Araneta yata. Araneta ba? Cuneta. Yung sila Brian Villoria din, hindi din puno. Dinadaya na lang ng camera, iko-compress na lang sila ng, sa mga audience para mukhang siksik. Diba? Di po gasolino. It's very hard to sell it. At tapos yun, of course, I would know that's bullshit. 600K, 800K, what ako? Although nakakatawa talagang pang April Fools na statement. Sino pong naniniwala doon? Press 1. Nagtitake sa kanya seriously. Can you please press 1 kung naniniwala kayo kay Boy Visa? Kahit mga kangkong, press 1. And then defend why. After. O, tingnan mo. Kahit kangkong nation ha, walang naniniwala doon sa pahayag ni Boy Visa na 800K. Offer kay Alim, bakit? Ibig sabihin nun, si Jack Bonta nga, ang tagal na stock sa 500K na purse. Si Kangkong nga, against Inoue, 500 lang. Tapos kayo dito sa Manila, sabi nyo. Tapos, tune up bout, 800K, sinong maniniwala? Diba? Tapos, tinanong kayo, nag-in-interview kayo ni Sir JM, wala naman pala kayong mapakitang prueba. Hindi, kailan ka matututo? Although, hindi na ako umaasa matututo ka, Boy Visa. Diba? Diba mga idol? Kung wala ka din pala, sabi ni Sir JM, kung wala ka naman palang mapakitang ebidensya na talagang may offer na 800K, sana ginawa mo ng 2 milyong dolyar para wala nang ano, Mikey, 800 my ass, diba? 800K is how much? Diba? Almost $1 million na yan. Diba? Ang 1 milyong dolyar, magkano yan? 50 million pesos? Diba? Kailan nangyayari yung mga ganyang purse? Pay-per-view, mga welterweight fights.
ang bayad kasi sa mga ganyan, mga idol, mas posible sa ganyan kung mga world championship, tapos mas mataas na division, tapos sa mga unification. 'Di ba na mas lalo na paghahalata ang ano, tawag dito, fake news. Bakit? Kasi pati yung promoter nga nila walang malabas na ebidensya or figure eh. Kasi bakit kanyo? Pati yung kiniklaim nilang kalaban na si Alim, sinabing hindi yan totoo. Walang nagaganap na ganyan na negosasyon. 'Di ba mas naniniwala ako kay sinong mas naniniwala kay Alim dito, Press One? Pag mas naniniwala kayo kay Alim na sinasabi ni Alim, fake news 'yan, wala namang nangyaring negotiation kasi ang kalaban ko si Picasso. Oh, 'di ba? Which is ano na, Zanfer yung nanalo pag nung isang araw sila nila Sir Sean tsaka nila Fernando Beltran. Sige, oh, 'yan, one. Mas naniniwala pa kayo kay Alim? 'Di ba? Pambira na yan. Yung promoter nga nila eh, nag-claim, dininay ni Alim, hindi naman nakapaglabas ng ebidensya yung ano, yung promoter nila na totoong ano, meron silang offer. Diba? O kapag ka ganun, diba? Kapag ka meron kang claim, ang laki ng claim mo, pag hindi mo napatunayan yan by documents, mapapahiya ka, and that's what happened. Diba? Wala talagang ano, walang, diba? Walang magiging, even sila. Diba? Wala naman silang, yung promoter, may nabigay ba siyang documents? Okay, this is the offer, we sent it to Alim, and they didn't sign it. Maglabas kayo ng dokumento na ganon. Oh, diba? Bakit? Ano sabi ni EP? Imposible na nakikisabi ni Alim sa akin, imposible na nakikipag-negotiation kami dyan kasi meron kaming inaasikaso na mandato ng WBC for my fight against Picasso. Ano yun? Pagka ikaw nakikipag-negotiate ka na, you cannot entertain any negotiation. So, how can you make an offer? Diba? If there is no negotiation, huwag kayong sinungaling. Anyway, wala naman na naniniwala sa inyo. Diba? O, panoorin yung interview kay Sir James Yas at ni Kamau TV dun sa channel ni Kamau TV. Diba? Nagpukha lang silang in-expose lang nila mga sarili nila. Well, anyway, ano pa bang bago? Diba? Ano pa bang bago? Opo, nag-ano na kami kasi dapat ako sa Masbate. Nauna na po ako dito sa KSK, kay Ma'am Sai, KSK Promotion. So, si Pau na lang ang ano sa ano. Sorry po ulit Coach Jonathan Peñalosa yung sa ano po sa Masbate po kasi Coach Jonathan kung nanonood ka man kasi nakauuna po akong una kay Ma'am Sai po eh sa KSK. Tapos kinabukasan tsaka po kayo tumawag na akala ko canceled yung KSK. Nakauuna ako sa Masbate kaya po nung tumawag sa akin si Ma'am Sai na nilabas yung poster na Masbate nga tapos kasama ako. Question po nila bakit daw ako nandun din ng 16 eh nag-confirm na po ako. So yun coach kasi nauna na po ako nag-confirm sa KSK kay Ma'am Sai. So syempre may word owner po tayo. So sorry po Coach Jonathan, babawi po ako. Next time po hopefully kung ganoon naman po eh. Alam niyo naman po nila yan. Kung sino naman pong mauna, let's say nag-confirm na ako dito. Ganito kasi yung sistema mga idol eh. May event. SB may event ako ng ganito. Pwede ka ba? Titingnan ko schedule ko. Ay, wala pa po akong lakad yan. Sige po, pwede po ako. Pag nag-confirm na ako sa'yo, ikaw ang una kong pinag-confirman, ganyan. Doon na po ako. Tapos may hahabol. SB, may event din ako dyan po. Ay, naku, naka-confirm na po ako dito. Kasi po, yung word of honor ko po yung inaalagaan ko po. Diba? O, alam naman po ni ano yun ni Coach Jonathan. Tapos, tawag dito. Next event naman po, I hope na sana hindi naman magsabay, no? Syempre, kapag kung sino naman nauna, yun yung papaunlakan po natin. Dito muna to kasi may event pa tayo mamaya kay House of Barbers Kuweto Tutubs. So sa mga taga Tagig, mga idol, kita-kita tayo. Event ng House of Barbers. Sponsor natin yan. Wait lang, patayin ko lang muna to.
dito ko muna sa ano kasi alis pa ako. Muna sa ano, wala yung paborito kong pakisan dito. Ay, Linggo nga pala kasi na. Sa basketball kasi. Ano yun eh? Finals na. Finals ng... dito ang hometown natin. Although, mas marami akong kilalang politiko sa Makati kaysa dito. Ramadan ngayon dito, mga idol, Ramadan. So, alam ko 6 PM pa yata pwede kumain sila, Rashid. Sino pong mga Muslim dito? Mga ano ng member are mga Islam brothers. Islamic brothers po natin. Yan, so meron lang po silang oras ng pagkain. Yan. Nako, Rashid, talaga magbagong buhay ka na, ha? Ganyan yan si Rashid. Kaya ito, Ramadan namin ngayon, no? Pero, nagutom ako. Ice cream tayo. Nako, Rashid, magbagong buhay ka na. Ma'am Sally, bro, man, walang... Ano pa ba pinaglalaban ng mga Kangkong Nation na yan? Wala na. Bira. Dapat hindi na sinasali sa usapan yung biro mo. Biro mo, para lang may ano, may reaffirmation pa rin na relevant pa din siya. Gusto lagi ng Kangkong Nation na banggitin ko pangalan niya. Diba, sino ba siya? Real talk, masigat na ako kay Kangkong. Diba? Masigat na ako dyan. Diba, ngayon, busy-busy kami, no? After Holy Week yan, taping na naman sa ABS. Oragon for Life, Lods. Pasharat watching from Hokkaido, Japan. Aba! Hi! Japanese! Sally Broman, ilupo mo Sally, ilupo sa mga. Meralco. Oh. Ayun, okay naman. Radiator pala yung ano? Radiator hose. Asa yung mga bata? Okay. Hey. Danger. Buti na si Kuya Toto na 7 p.m. na. Event niya ngayon, pwede siya ka eh. Yan lang siya. Ano? Wala. Isa... Mikey, ha, iyak. Na April Fools ka, Eric. Teacher mo yata. Pekus yun, Eric. Oo, oh, Pekus nga yun. Bakit? May naniwala ba dito? Nako. May mga pusta mo na lahat. Asan na yung nakikipagpustahan kanina? Dali, ako ahawak. O ako, kasi kilala nyo ako pagka tinakbo ko yung pera, di ba, mahabol nyo ako. Ano ka kung nawala naman? O ngayon papatulan na namin, nawala. Dali. Ano, TTFY? Kasado? O kasa? Asa na yung ano, nakikipustahan kanina, nung nag-drive ako? Dali. We work together, so I don't know, but that's about it. Dali, bibigay ko account ko, depositin nyo sa akin, ako ahawak. Makikibakas din ako. O, di ba? He's formerly my office assistant. Sir, no name, Milo. April 13, event po sa Kukada, eh, MMA. You must have known. See? 20k dollar nga si Jay Hollywood, ready na cash. Oh, yan. Hindi, mayaman yan si Sir Jay Hollywood Cabrera. Ano? O ngayon, tingnan mo talaga mga Kangkong Nation, mga bayab. Tingnan mo mga Kangkong Nation talaga. Wala kayong pera, no? Diba? Biruin nyo. Kanina hamon kayo ng hamon. Ngayon, siseryosohin namin, mawawala kayo. It means na wala talaga kayo, Kangkong na talaga. Mga small time kayo. Diba? Asin na? Andito na ako. No, she's not.
Let's see kung legit ba. Just telling each other. Kahit daw may payment, yung ano, yung ganito. Masyado kasing ano eh, mga ano, 100k tayo, 100k tayo, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Oy. What happened? Why? Bakit? Brent is crying. Obi-Wan, wala mga budget, mga lamok, lalo na si Jolly Mok. Plastic kutsara at tinidor ginamit nila stick dipis. Wala naman kasi talaga yan eh. Mikey, ano Eric? Gustahan tayo kung matutuloy. Oh, dali, dali. Oh, sa akin yung ipahawak para sigurado. Sa akin nakakasi. Ano, nasa na yung kangkong na nag-aamon? Wala na. Wala talaga. Alam mo kangkong nation, pambata lang kayo. Mga argumento nyo pambata, mga pang-asar nyo pambata, mga... Wala. Malayo. Malayo talaga. Real talk yan. Pambata lang kayo. Nak, mga 6:15 mag-train na. Sana kanina naghamon ng pusta. Piso manalo daw 100. Sir Mikey, 702. Sige, I'm down, Sir SB, pagkapag may kumasa. Oh, ngayon, naglalaan na kami ng time for you guys. Sa Kangkong Nation, nasa na yung naghahamon ngayon. Let's go. You have my word. You can, entrust your money to me. Oh, diba? Oh, asan na? Wala. Sino nga ba yung naghahamon kanina? Kuya Eric, nag-collide na ang mga akala nila malakas na sila. Naku, wala mo. Kulang pa yung mga yan. Baka... Naku, Kuya Eric, naku, mga dapat hindi mo na binabanggit yung mga mahihinang nilalang na yan. Wala, walang bilang sa mata ko yung mga yan. Di ba? Mga karabing elbow natin, mga tunay sa industriya, mga sikat. Namimili din ako ng kalaban. Mga kalaban yung sikat, hindi. Di ba? Yeah, pwedeng kalaban yan, si Damunyor. Pwede pa, di ba? Kung ano, sinong kalaban? Elmer? Sino ba yan? Anong ampag niya sa lipunan? Nasintunado siya? Ang lupit, ano? Eric, araw-araw ako nasa Okada. Sa Okada ako magtatrabaho. Sabi ni Mami. Thank you. You're okay? 100k, Eric, si Prof. SBI. Yes, sige. Ano, sinong kakasa po? Sa Kangkong Nation. Oh, 100k. $2,000 lang yan. Oh. Ano? Basta makikita natin, mako-confirm natin kung may pera talaga. Ako ha. Ang mga vlogger na kampong walang concept ko. Opo, Sir RC Bautista. Oh. Ano po yan? Mga tao ni Sir Manny yung ano niya, sila Boss Jude. Midport, nawala na ang nagaya ng pusta. Alam mo mga idol, sa mahigit isa, hindi mahigit isang taon. Since 2023 na ngayon, lahat ng kangkong puro lang yan salita. Walang pera mga yan. Imagine, yung headgang ko nga, nagbibenta na ng kung ano-ano. Diba?
Sir Mark, nag-iisip na kami ng design mo para sa Mind Fusion clothing, para sa t-shirt. Ano bang design? Ano, 1K. 1K, ganyan. Ayos ba yung naisip ko, Kuya Eric? G, 100K pag nagkita tayo ng Okada sa May 13. Sino maniniwala dito sa Eric Santiago? Mag-down ka sa akin ngayon ng 10K. Para sigurado. Sige, 0926. 062. 6605. Gcash. Down ka sa akin ng 10K ngayon. Tingnan natin. Ako bahala sa pera mo. No, Eric, kahit 1K, wala ka. Sige. 10K lang, ha? 10K. Tingnan natin kung meron siya. O, down ka sa akin ngayon. Dali. Na mag-deposito ka. Ito, TTFY, hinahamon mo. Mga mapipera tao dito. Yung account mo nga, poser, eh. Cash ko ibibigay. Narinig ko na yan, boy. Wala akong pera. Parang si Ella, no? Marami akong resources. Nung bayaran na 50K lang, 20 pinang 20 mil pinang utang pa. Oh. Rap SB, pa-email kay Bro Matex, Gcash mo, magda-down ako. O, tingnan mo. Si Sir Mikey, magda-down. O. O, ano? Sino yun? Sino yung ngayong ano? Sino ngayong nag-aamon? Yashka. Daddy. Marlon the Painter. Hello po, sir. At least for now. Ano? Sorry. Dali. How are you? Magkano kaya mong i-deposito? Sige. Ay, uunawain ka namin. Okay. Yung realistic na deposito, ha? Magkano? Ang pustahan kasi, Brad, kung gusto mong kaliwaan na ganito, lalo na sa mundo na social media, magkano tayo? Money down tayo. Hindi pwede pag nakita na lang kita. Ano yun? Hindi kami ganyan gumalaw. Nung naghamon ng pustahan, si Ella, kay Kuya, sino yung hinamon niya? Kay Jun Mendoza, kay Kuya Jun Mendoza, nag-down si Kuya Jun. Kay si Jolly Mukyata humawak. I'm sorry. Diba? Ngayon, nung matalo si Ella, wala siyang pambayad. Ang nag-abono pa ng 20 mil na paunang bayad, si Jolly Mo. O galing pa sa asawa niya. Kaya dito, mga kaibigan, money down dito. You can talk. Para ka si Boy Bisa, eh. Si 800K, asaan? Walang mapakita ikaw. Gusto mong pumusta 100,000, 10K, mag-down ka. Tapos sasabihin mo, hindi, wala akong cash kasi pera ko, eh. Mag-cash in ka. Tama, mga idol? Ang dali lang naman mag-cash in, eh. Cash in ka ngayon. Bigay ko number ko. Yes. Dali. Yeah, Sir Mark. Sendo sa akin at ako na bahala mag-email kay Sir Michael. O, diba? Tiklump na kang kong Maxim Place. Diba? Cash in mo. Magkano kaya mong i-cash in ngayon? Sabi mo, cash pera mo. I-cash in mo sa tindahan yung 10K. Tapos bibigay ko sa yung Gcash number ko at i-deposito mo sa akin na ko hawak. Ako ang nag-assure sa iyo, ang mga TTFY, legit to, magbabayad kami. Please, di ba? Thank you very much, you really helped me. Ano? Wala na. Ano pupustahan? Hindi, sila yung nag-ahamon, yung mga kangkong... Alam ko na, mga kangkong nation, as usual, all talk, no money. Nag-limit na yata, sabi ni Sir Lager. O ano na, nasan ka na, Eric? Nawala ka na, kanina, comment ka ng comment. Ngayong deposito na yung hinihingi, hindi ka na makasagot. Bro Matix, pasend nga number Gcash from SB. Pag nag-ano yan si Eric, mag-send ako ngayon, matuloy lang. O, ano? Dali! O, sige! Ano? G? Sino? G, Kuya Eric? Ay, sino bang Eric? Santiago? G? Sige, i-disclose ko yung Gcash number ko kay Kuya Eric Matiga ngayon. Para pakitaan lang kung sino talagang may ano, kung sinong legit sa hindi. Troll lang yung Eric Santiago. Kaya lang, troll lang yata yun. Wala namang pera yun. Ano na balita kay Kakong Sir? Kakabalik lang dito. Sir Tom, ang balita po, wala na pong balita. Opo.
ang balita. Latest news, breaking news. Lahat po ng mga MP boys na sa Amerika, kampong, Pilipinas pa rin. Naloko na. Ayoko, Gcash. May mga scammer na grupo. Baka takbo nyo pa. O, tingnan mo. Tingnan mo. Wala kang pera, boy. Wala kang pera. Diba? Still, tingnan mo. Yan si Kuya, ano? Sigura, Mike. Kuya Mike, mayaman yan, boy. Nagkamali ka ng ano, Mikey 702. Taga US yan. Nagkamali ka ng hinamon, Brad. Ha? Oh. Ngayon, palusot na. Wala kayong pera kang congregation. Yan ang fact. Ang TTFY, hinamon ni Ella ng 50 mil, nag-down payment. Nung bayaran na, walang pambayad, yung 20 mil na paunang bayad, inutang pa ni Ella kay Dolly Mo. Tapos yung 30, wala na. O, di ba? Hindi ka. Huwag kaming niluloko. Kami dito. Kami ditong mga sa TTFY community, mga ano dito, mga professionals, mga nakaka-LL sa buhay ang mga nandito. Punas, Binas, si Sir JM Siyasat. Wala po kaming pakialam. Wala namang bilang yung si Punas eh. 93C. Ano? May legitimacy ba para sa inyong fake doctor? Nagpapanggap na doktor, sarili niluloko. Di ba may legitimacy ba yun? Wala. Oo. Oh. Wag nang tumamad. Punas naman, tablado ka na nga eh. Nonim, baka may maghamon na naman ng sunugan kotse. Exactly. O, naghamon si Ella, sunugan kotse, nanalo ko. Ayun pala, wala palang kotseng susunugin si Ella. Ang lakas mag... Sa kanya galing yun, ha? Oh, sunugan kotse, pag hindi natuloy. Oh, hindi natuloy. Diba yung ano, nagkanta sona-sona. Pagkatapos nung, oh, asan na yung kotse mong susunugin? Eh, nagdadailan na, wala ka. Wala kang pera, Ella, ano, Ella Baklita. Biguin mo. Ay, hindi ko pala pwedeng sabihin yung sa kaso, no? Yung sa kaso, hindi, no? Yung pabayad mo nga sa kaso, eh. Naghingi ka pa ng ilan yung hiningin palugit, Kuya Eric? 45 days? Para mag-disponer, mag-provide ka ng pera, dumiskarte ng pera? Pambira, wala ka pala, eh. Alam mo, sir, hindi ko napapakalaan na, sir. Dapat hindi ka kumasa sa amicable settlement, eh. Makulong talaga yung kumag na yan. ...45 working days. O, tingnan mo. Red said a bond. $20, oh. Prop SB, pag kumasayan si Eric Santiago, let me know. Kung magkano papasan yan, tatapatan ko kamote na yan. O, yan. Red said, nagtapon ng 1K, oh. Para lang sa ano sa'yo, Eric Santiago. Ganyan dito sa TTFY. Ano? Papalag pa kayo? Diba? 93C, salamat Sir Michael. RC, Bote, yun naman kalaban ni Kapong, pag tinignan mo record, purong mga pitugawa. Wala po. Wala naman kaya asaan. Ano lang naman yun eh. Tune up fight lang yun. Kukuha ng kalaban, wala namang... Hindi, wala namang pangalan, diba? Yung mga tunay na laban yan, Magsayo versus Figueroa, sikat din, diba? Astrolabio versus Jason Moloney. Ayan, di ba mga mabibigat ding pangalan? Hindi yung Kangkong versus Kamote. Di ba pa? Sino yan, Brad? Kahit ako, kayang-kaya kong gulpin yung kalaban mo eh. Di ba? Marlon the Painter, pagdating ng araw, sisingilin din ni Puna si Kangkong. Ang daming nasira sa kanya, baka yung credit card niya na ginas. And Sir Marlon the Painter, kasalanan din naman kasi ni Punas eh. Kung bakit nakailangan, di ba? Kinakailangan niya pang ipagamit yung credit card niya. Kasi nung hindi po umaalis sa MPC Kampong, lahat provided eh. Di ba? Walang problema sa pera. Eh, siya yung may kasalanan kung ba't umalis si Kampong. Natural, nasa kanya yung burden of responsibility to provide him, yung financial needs. Eh, kailangan niya magsakripisyo.
Matig, Sir Mark, ayon sa update ng kaso ni kaso ni Ella, pag di siya magbayad, mag-file yung magkaso sa kanya ng pagpapadeport sa foreign attachment para humarap siya sa piskal. Kasi i-push yung kaso. Ayon ang ano, nasa amicable settlement. Kasi sa amicable settlement, both parties should agree, tama? Oh, kapag hindi ka tumupad sa usapan, mayari ka. Di ba? Yun nga lang eh. Ang bali ay kaya lang baka i-PM na naman ako ni Sir ano eh. Boss SB, wag mo nang pag-usapan, boss. Sige, sige, hindi ka na anayin yan. Mikey 7 ito lang sa kalam. Thank you, boss, sa lapag. Obi-Wan Kenobi. No name, hindi na makakalaban si Kang Kong ng mga elite fighters. Wala na. Wala na. Kasi, di ba, doon niya malalaman yung resulta na, di ba, inaway niya si Sir Chan, PGB, PBC. Eh, halos lahat ng mga fighters na mga champion. Di ba, ang ending magiging hawak na yung, ng PBC, PGB, ni Sir Chan, di ba? Umaway ka ng maling tao, eh, Kang Kong ka talaga. Ganun lang, yun ang kailangan yung tanggapin Kang Kong Nation. Umaway ka ng maling tao eh. Ano pang aasahan mo? Diba? Tingin mo maka, tingnan mo. Yung alim na ngawa ka ng ngawa, nandyan na. Kasama sa negosasyon si Sir Sean, dun sa laban niya kay Picasso. Diba? Sir J. Hollywood, bro, I just saw your so-called debate with Pao. What happened with Salud? He's delusional. Feels like he got sold out like a QA fanboy. He's supposed to be respectable boxing guy in Sokmet. Well, yun din ang ano ko kay Pao eh. Minsan, hindi mo siya maintindihan, di ba? One day, sasabihin niya, hindi na, wala na akong pakialam. Kung ano man sabihin niyo sa akin, Kapunesyo, wala akong pake. Sa TTF4, wala akong pake. Ang opinion ko ay akin. Ngayon naman, I will choose love. Alam mo yun, napaplastikan ako. Huwag ganun, Pao. Sa totoo lang, huwag ganun. Cringy. Ang cringy masyado, Pao. I choose love. What the F? Hindi ka naman, wala ka namang kasalanan doon. Ikaw lang ang binibira. Di ba? Wala ang diapos. SP, ano, pinagpupustan. Hindi ko po alam eh. Eric Sanja, May 13 na sa Okada ako. Doon tayo magpustahan na cash gusto ko. Andali-dali eh. Lahat ng tindahan ngayon may cash in, cash out na. Cash in ka, Jismil lang. Para malaman namin kung may legitimacy. Oh, andami, pag maraming kondisyon, ibig sabihin, walang pera, huwag ka nang may... Stilo nyo Kang Kong Nation, sino niloko nyo? Sa amin mga idol, sa TTFY, walang, ano, 5 segundo. Magdadown agad ng pera yan. Pag basta totoo kang may meron, ha? Walang problema yan. Pero kung chahaw-shaw ka lang, ay, dito na ako sa ika, magaganyan. Ay, ganyan na. Sus, huwag mo kaming pinaglololoko. Kuro Chan, lost respect for Pao. He's pandering to everyone. Siyempre, para sa views. Walang stance. Well. Tentang taho ngayon si Eric Santiago. May ipinunload pag walang benta, walang pera. Tagasan ka ba, Mikey? Eric Santiago. Taga-US yan. Taga-US yan. Mikey, papauwiin mo pa ako, Eric Santiago. Magkano ba ipupusta mo? Na makakalaban si ni Kang Kong si Inoue. Yung makakalaban ni Kang Kong si Inoue. Ipusta nyo na, Sir Mikey, kahit bahay at lupa. Opo, kasi po, kausap lang ni Sir sa si Mr. Honda nung weekend eh. Oo. Diba? Ano sabi ni Mr. Honda? He reassured Sir Sean, no Sean Gibbons, no Inoue fight. Oo. Ano, men? Kang Kong na. Diba? Diba? Ganun lang yun. Okay. Rolando Yepes, si Eric Santiago, maling gering na. DJ Eskar, panalo ka na nung ni, basta pag nanalo ka, balato na lang. Dito ako sa Las Vegas, pero lakhan mo, pusta mo, uwi ako, basta gusto mo. Sayang, Sir Mikey, no? Hindi tayo nagkita na nasa Las Vegas ako, no? Come
Malamig pa din dyan sa Las Vegas, sir, o mainit na? Ito. Ano ba ngayon? April. Baka pa-start na umiinit, no? Ngayon, update ko kayo. Na-lessen na naman na yung sakit ng ngipin ko dahil sa braces, no? Ano na eh? Eight days na ako nakabrace. Sir Jay Hollywood, the bet is if Kangkong will ever get back to the big league or at least a top dog opponent. I'm not betting on will Kangkong will fight again. That's a bet I'll lose every time anybody can make a fight. Yeah, tama. Kasi he can fight here in Asia, in Philippines. He can fight. Diba yung mga ano mga pang meriendang laban? Diba? Antali lang. Kuha ka ng ano, tricycle driver. Set up ka ng ring, labanan mo. Ang tanong, kung makaka-fight ka pa ng mga big fights, di ba? Mga big opponents. Yun ang tanong. Malamig pa din, bro. Painit pa lang ng May, Prof. SB. Yan. Naku, yung init sa Las Vegas, naku, isusumpa nyo pag naranasan yung mga idol. Siyempre, si Sir Mikey, sanay na yan. Alam mo, Sir Mikey, nandiyan kami, di ba? Dumating kami June 10. Nasa 22 degrees yata yun. Ano? 122. Ah, grabe. Papasok ako. Napapasok ako pag nasa labas. Tapos, hindi kami pinapawisan. Di ba, sir? No? Kasi dry heat. Oh, walang moisture. Grabe. Dating namin ng gym, kung ano yung init sa labas, triple sa loob ng gym. Oh, alam mong init dito sa Pilipinas? Walang wala sa init ng ano, summer sa Las Vegas kasi desierto 'yan eh. Talaga pagka ano ka, mahihilo ka, para mahihilo ka, baka mahimatay ka. Ang init talaga, parang tatlong beses ang init kaysa sa alas 12 tanghaling tapat ng araw dito sa Pilipinas. No name, ngayon 5K na lang. Kanina lakas ng apog 100K. O, dali, 500K, sige, 5K, sige, o, deposit mo sa akin. 0926-062-6605, o, deposit mo. Hindi pa din, Prof. SB, kahit gabi, 110 pa din, nako. Kahit gabi, alam mo yung blower, di ba, Sir Mikey, no? Di ba yung blower, pag nagbo-blower tayo ng buhok, yung mainit, yung pag tumatama sa mukha mo, ganong init. Ganon kainit ang, di ba, pag, alam mo, may hangin sa Las Vegas, summer. Umano sa mukha mo, kala mo, blower eh. Diba? Maribik, enjoy makinig, enjoy din magbasa ng mga comment. Von Sud, Game Yard, Kangkong. Ano na, Eric, dollar kasi taga US ka, gustahan ko. Ay, naku. Kwento ka lang eh, wala ka namang kwenta. Puro kwento, wala namang katotohanan. Kapag legit ka, kanina ka pa nagdeposito. Uso ba solar panel sa Las Vegas, Mikey? Hindi ako naka-ano. Ewan ko, siguro. Ano na naman yan, hindi naman na bagong technology yan. Hihi, MJ Boys. Hihi! Eric Santiago, malapit na ako kumalas kay Kangkong. Sama ka na din sa akin. Marlon the Painter, Eric Santiago, daan ka na dito. Okay. Mga idol, 6:10 na, may event kami ng 7 PM. Tawag dito. End ko na din muna to, tsaka may kailangan ako mga sagutin. Pati si Ma'am MJ Cosme, kailangan ko sagutin. Kasi nag-live lang ako sa client. Oh sir, marami naka-solar. Ayan, so magre-ready na din kami ni Billy. Maraming salamat mga idol. Out muna ako mga idol. Thank you po.